Umubuo na ng Fact-Finding Committee ang Law Department ng Commission on Elections matapos ang kanilang isinagawang investigation na may kinalaman kay suspended Bamban Mayor Alice Guo ay kay Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC, kaugnay ng kanilang isinagawang technical examination ng fingerprint at handwriting sa kanilang mga records ni Guo. Inaasa nila na maglalabas ng recommendation ang kanilang law department para isumite sa Commission on Bank kung saan titignan na sapat ba ang mga nakalap na impormasyon para makita kung mayroon bang nilabag na batas panghalalan si Guo. Sakaling mayroon man, dito magsasampa ang komisyon ng motu proprio complaint for material misrepresentation na isang election offense at kasong kriminal na susundan naman ng preliminary investigation kung saan bibigyan ng pagkakataon ang respondent na magpaliwanag para sa due process. Kung sakali talagang may probable cause sa pagkakalabag ng batas panghalalan, ang kasunod na po nito, filing ng criminal information sa Regional Trial Court. Siguro po matatanong nyo, bakit sa RTC? Una po sa lahat, yan ang tinakda ng batas ayon sa Omnibus Election Code. Pangalawa, dahil ang election offense po ay may parusang pagkakakulong na 1 hanggang 6 na taon, may pagkakatanggal ng karapatang bumoto, merong perpetual disqualification to hold public office, kailangan po korte ang magdesisyon dito.